blessed and joyful Tuesday, everyone! Give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Wala nang gaganda sa araw na puno ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat sandali, ramdam mo si Jesus ang iyong kasama. Kaya tara, samahan niyo po kami, mag-devotion muna tayo. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Amen. Purihin ng Panginoon sa awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Mula po sa Psalms chapter 100 verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pastures. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to God and praise His name, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen and amen. Worshiping together, rejoicing together, ang isa po sa pangunahing ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Tayo ay nagtitipon-tipon bilang isang katawan ni Kristo. Nagsasama-sama tayo together for one purpose. At ano po iyon? To give honor and glorify our God. Ang salita ni Haring David sa Psalms 100 ay nagpapahayag na ang Diyos ay ang siyang hari. At dahil siya ay hari, kailangang purihin natin siya. It is an announcement that the King is in our presence. So, praise Him. Parang ganun na sinasabi ni Haring David. Sabi niya pa, shout for joy to the Lord, all the earth. Ay para bang isang cheering sa pagpasok ng isang dumarating na hari. At sa pagpasok ng hari, dapat na magpuri hindi lang ang isang nasyon, kundi buong kalupaan. Ang sabi niya pa, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Maglingkod ng merong masayang puso at umawit ng masasayang awitin. Binibigyang diin ni Haring David kung anong attitude ang dapat nating taglayin habang tayo ay nagwo-worship. Ang sabi ng ating verse, tatlong bagay yung binigyan niya ng diin:
make a joyful noise or shout for joy sa ibang salin. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. We are called to have gladness and singing. Dahil batid natin ang kabutihan, ang goodness ng Lord, tayo ay magre-respond with an attitude of joy. Isang pribilehiyo po ang maranasan ang kanyang banal na presensya. Kaya we can't help but to respond with a joyful singing na nagmumula sa ating mga puso. Ang tagubilin sa atin, pagpasok sa kanyang templo, ang sabi ng ating Bible verse, pumasok sa kanyang templo na may pusong nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ganito po ba ang attitude natin tuwing tayo ay tutungo sa simbahan para sumamba? Masaya ka bang umaawit, kapatid? May kagalakan ba sa iyong puso tuwing papasok ka sa simbahan? Sa verse 5 naman po, binigyang diin ng salmista ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig na walang hanggan at ang dakilang katapatan ng Diyos. Actually po, kung lubos nating mauunawaan ang tatlong katangian na ito ng Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan, wala tayong ibang pwedeng masambit kundi papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Natutulungan tayo ng ating pag-worship upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Sa patuloy na pagsamba natin, napapaalalahanan tayo kung sino ba itong Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya sa panganahong nawawala na tayo ng pag-asa at para bang imposible na matapos ang mga problema mo, our song of praise remind us, walang imposible sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa Diyos. Amen. Kapag may mga panahon na nawawalan na tayo ng pag-asa at tila ba wala ka nang magagawa dahil na-exhaust mo na lahat ng resources mo, our worship song remind us, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Habang inaawit po natin ang mga awiting kagaya nito, na-uplip ang ating espiritu at nabibigyan tayo ng panibagong pag-asa. Ang Panginoon ay nangungusap sa ating pagsamba. Habang tayo ay umaawit, ang bawat titik at himig nito ay nangungusap sa atin. Ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng dinideliver at naririnig natin sa panahon ng pagsamba ay salita ng Diyos na nag-i-encourage sa atin na huwag tayong mawala ng pag-asa. At dahil pinangahawakan natin ang mga promises na ito, napupuno tayo ng pag-asa at kagalakan sa ating mga puso at sa ating isipan. Kaya we can worshipfully sing, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way. Amen. Hindi lang sa pakikinig ng salita or preaching at pag-awit sa panahon ng pagsamba na nangungusap sa atin ng Panginoon. Maging sa fellowship natin with our brothers and sisters in Christ, nagiging instrumento ng Panginoon ang bawat kapatiran sa pagkakaroon ng pag-asang kinakailangan natin. Nagiging pagpapala sila sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Sila ang instrumento ng Lord upang ibaupod sa atin ang kanyang pag-ibig at kabutihan. Kaya naman sa tuwing tayo ay nagkakatipon-tipon, nagsasama-sama together to worship God, napapaalalahanan po tayo ng kabutihan ng Diyos, ng kanyang walang hanggang pag-ibig, ng kanyang dakilang katapatan. At dahil dito, tayo ay napupuno ng pag-asa. Kaya kahit na gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kadami ang problema, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa. We will continue to worship and serve Him with gladness, with a joyful song, with thanksgiving in our heart. Dahil alam natin na laging mayroong magandang bukas na darating sa mga anak ng Diyos na sa Kanya ay nagtitiwala at sumusunod. Amen and amen. Manalangin po tayo, kapatid. Hallelujah, Lord God, kay buti mo, Panginoon.
Ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, Panginoon, ay lagi po naming nararanasan sa aming mga buhay. Pagising pa lang sa umaga, Panginoon, ang iyong pagpapala ay sumasa amin na. Lord, salamat po. Kulang po ang mga papuring awit at mga kaloob na maaari naming ibigay sa iyo sa aming pagsamba upang ipahayag ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa tuwi na kami ay lalapit sa iyo sa aming pagsamba, pakalinisin mo po kami at maging karapat dapat mo kami sa tuwing kami ay sumasamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pamagitan ng mga mensahe na aming napapakinggan, mensahe ng mga awitin, Lord, na re-remind po kami, napapaalalahanan kami ng iyong pag-ibig sa amin, ng iyong kadakilaan at katapatan, Panginoon. At pinangahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito ay tunay at tapat na ikaw ay gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Sa tuwing kami ay magtitipon bilang iyong isang katawan, bilang iyong pamilya, Panginoon, ang dalangin po namin, katagpuin mo po kami sa aming pagsamba. Patuloy na kasangkapanin mo ito, Panginoon, upang ang inyong mga anak na spiritually drained, nanghihina, ay manumbalik ang mga kalakasan. Sila na nawawala ng pag-asa, Panginoon, sa tuwing sila isasamba sa iyo, matagpuan nila, Panginoon, at ma-renew yung strength na kinakailangan nila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity to worship you in spirit and in truth. Salamat din sa iglesia, sa simbahan na iyo pong ibinigay sa amin. Upang sa pamagitan nito, Panginoon, ikaw ay aming mapapurihan at sambahin. Sa pamagitan ng fellowship with our mga kapatiran, Panginoon, kami ay na-encourage, kami ay napapalakas. Ginagamit mo silang instrumento ng iyong pagpapala din naman sa amin. Salamat, Panginoon, kay buti mo po. Dalangin ko po na ang iyong pong patuloy na pagsama sa amin sa buong maghapong ito, sa kabuuan ng araw, itinataas at itinatalaga po namin sa iyo. Patuloy na mabigyan nawa po namin ng ngiti ang iyong mga labi sa lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin, maging ng mga salita na lalabas sa aming bibig, magbigay nawa ng kapurihan sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri, salamat at pagsamba. Amen and amen. Praise the Lord! Maraming maraming salamat po sa inyong mga kapfaith at sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Nawa po ay patuloy kami na nakakapagdulog sa inyo ng kalakasang espiritual. Kaya kung kayo po ay na-bless, patuloy po nating i-share ang video ito sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapamilya para marami pang kapatid ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much po. See you again next Tuesday and every day. Don't forget, every gising is a blessing. Bye! God bless po! We'll be right back.